Okay, so welcome ulit sa Action Engineering. Ang topic natin ngayon ay how to make accomplishment report. So based on my experience, may tatlong pamamaraan para makapag-report ka. Yung 1 and 2, yung common na ginagamit. So yung highlighting, color shading, ito yung inilalagay sa plano. Kinukulayan mo yung plano, ina-update mo yung plano. At saka yung pictures. Yung picture na kinukuha sa site. So ganito yan. Yung 1 and 2, yan. So yung shading, color, yan. Kinukulayan mo yung mga na-accomplish na. At tapos na. At nilalagyan mo rin yung date. So same also here. Dito sa nowadays kasi picture na rin lang. Sinesend sa main office kapag ito ay nasa remote project. Ang pangatlong tuturo ko, ito yung topic natin ngayon. How to make report, accomplishment report based on quantity and percentage. Ito yung BOQ. Kalimitan kayo isang gumagawa nito pero katulad nga sa karanasan ko, may project din na ang ginamit kong pang-report ay based sa BOQ. So ito yun, simula ko na sa BOQ. So by the way, example lang ito ha. Ang mga numbers dito ay hindi real. Yun ako lang, ginawa ko lang. Pati yung mga unit cost, okay? So, hindi ito ang talagang unit cost. Kasi baka may magtanong sa mga viewers na kung ito ba ay, ito ba talagang unit cost, no? Ito yung ginawa ko lang, example lang, okay? For the sake na may present ko lang sa inyo. Okay, yung billed quantity, ang una, ang mga content niyan is yung ABT, description of work, so excavation, computing, form of report, etc. Tapos may laman din yung quantity. Yung quantity na yan, maliit ko lang sinasabi, galing yan sa plano, okay? So, may mga unit din yan. Unit of measurement. CUM, square meter, kilogram, etc. So, unit cost. So, unit cost, nag-uulitin ko ha. So, hindi real. Ito, example lang. So, ito, kung gusto mo, i-dinidirecto. Yung mga videos din ako kung paano nag-dinidirecto ito. Unit labor cost at unit material cost para magkaroon kayo ng idea. So dito ang importante is yung tinatagog na amount at saka percentage rate. Then literally, nagiging pa siya sa reporting. Okay. Pero dito, tuturo ko muna yung percentage rate. Kasi ang gagawin din natin sa example ko. Ang percentage rate, kinukuha yan ng formula. Percentage rate equals amount divided by total amount times 100. Ano yun? Ito yun. Ito ko, by the way, itong video na ito, ito yung sa mga newbie, mga baguhan, yung graduate. At saka those who are non-engineers na gustong matuto mag-supervise ng project, okay? So, ang percentage rate is amount. Ito yun, divided by total amount times 100, okay? By the way, yun po nga parang amount para makuha mo is quantity times unit cost. 35 times 500, ito yun. 7,550 times 25. Ito yun, so on and so forth, okay? So, pagkuha ng percentage rate, kuha tayo ng example. So, ito yung formula, di ba? So, yan, sundan nyo na lang yan. Screenshot niya. So, kumuha tayo ng example para madilim ito yan. Kasi gusto mong makuha ang percentage rate ng excavation. Ito yun, ang formula niya is 17,500 divided by total amount times 100 equals about 3.146. Same also dito, 125, divide ito, times 100, yun ang sagot. Okay? So, ito ang importanteng laman ng BOQ na magiging basihan mo sa reporting. Okay, pero ito pinakita ko lang. Ang talagang, kung ito sa side, ito lang ang magiging sa'yo. So, yan, yun lang ang kukunin mo. Kukuha ka ng pagnahing ulit kasi ikaw ang na-assign ng site. Hihingin mo ito bago ka pumunta ng site. Tingin mo na agad ito. Ang BOQ, ang kopyang yan. Ito lang ang kailangan mo. Hindi mo na kailangan yung unit cost sa tapo. Ito lang. Yung quantity niya. CVD. Saka yung unit rate. Percentage rate. So, ito lang. Ito lang. Yan. Ito lang ang kailangan mo. Pero ito naman, yung parugtong table niya. Fill up niya. Ikaw ang gagawin. Okay? So, paano nga ba nakukuha ang percentage rate base sa accomplishment? Kasi, at the same, at a particular time, ayan, na-accomplish ko na. Kunin natin, kunwari, excavation. At the same, natapos mo, at a particular time, is 15 cubic. So, ano ang kanyang percentage rate?
Ayan, may ratio into portion. 35 divided by 146, 3 by 146, 2 equals to 15, over x, yun ang unknown mo, hanapin mo ito. Yan yun. So, yun ang formula niyan. 35 divided by mo dito equals 15, divided mo sa unknown na x, ayun. So, yun. So, kaya x is 15 times 3.146 divided by 35 is 1.35. Or 1.346. Yun yun. Paano naging ganito yan? So, sa mga non-engineers to, 300 plus multiply lang. Yan. Galing yan dito, di ba? Yan ang equation natin, ano? O plus multiply mo lang yan. Yung x na dali mo sa taas, yung 35 na dali mo sa baba. Yung 3.146 na dali mo sa taas. Okay? So, ganyan lang. So, yan. Tandaan nyo lang yan. Okay? Screenshot nyo, then, yun yun. X equals 15 times 3.146. Tignan mo yun doon. So, divide mo sa 35. Yan ang 35. Pinaba mo rito. Okay, so yan ay self-explanatory lang. Pag nagawa mo yan, kada isa, gagawin mo yan. So, kung dito, gagawin mo rin. Say, kung gusto. Ano din ang gagawin mo? So, magiging 50 ulit. May tiling proportion. 50. Divide. Ito. Equals 25 divided by ito. Ano yan? Yung x mo ngayon. So, x equals yeah, itong ano, itong ito ay equals multiply mo ngayon. 25 times ito divided by 50 equals ito. So, sundan nyo lang itong format na ito, okay? Then, after na magawa mo lahat yan, i-add mo nila. So, pag tinanong ka ng kliyente, tinanong ka ng boss mo, ilang percent na tayo? 42.3 positive sa mga na-accomplish na. At base sa mga na-accomplish na. Okay, so yun, natandaan nyo lang yan. Initing ko ang video na ito ay para sa mga non-engineers at saka mga bagong graduate. Kasi malimit ko nakalit ko sa Facebook. Itatanong yung mga new grad kung paano ba ang trabaho ng site engineer. Ito ang isa sa trabaho ng site engineer. Ang magawa ng accomplishment. So, I hope, may natutunan kayong bago. Ulitin ko, ang pagtuhan ko is ratio and proportion lang. Okay, 35 divided by ito was 15 divided by x. Yung x yan, ayun. Tapos, i-rearrange mo lang. X ngayon is 15 times 3.146 divided by 35. Magaling yan dito. Okay, so pag nagawa mo na isa-isa yan, so I hope meron kayong bagong natutunan. Hanggang